Dito tayo ngayon sa lugar ako tawagin ay Casisang sa Malaybalay City. Noong World War II, simula ng 1942 ay nasakop ito ng Hapon. Ito yung kanilang kampo, yung lugar na to. Kampo to ng Hapon. Okay? So ito yung lugar na yun. At merong magandang aral ng kasaysayan na dapat ating maalamin. At yun ay yung revolto na yun ang magpaalala sa atin. Sino ba yung revolto na yan? Si Manuel Roxas, yung pinakaunang presidente sa Third Republic starting in 1946 nung binigyan tayo ng kalayaan ng mga Amerikano. Ano yung mga aral natin ating malaman, dapat ating malaman? Yung humanity in war. Pangalawa, yung networking of friendship, no? Networking. Pangatlo ay yung kabayanihan ng ating mga Filipino forces na tumulong para maliberate itong Mindanao noong 1945. Nagawa nila ito noong May 1945. Okay, so puntahan natin yung lugar. Ano ba ang kwento dito? Noong si Manuel Roxas ay nahuli noong 1942, yung garrison commander dito ay nakatanggap ng order na ipapatay ito si Roxas. At ang kaniyang chief of staff, si Lieutenant Colonel Nobuhiko Jimbo, ay isang Katoliko na Hapon. Naawa ito kay Manuel Roxas. At hindi siya sang-ayon sa pulisiya na imurder ang mga non-combatants sa ginawang gera ng mga Hapon na nagsimula pa yan sa China 1931, no? Yung Second Sino-Japanese War starting 1931 na kung saan ay mayroong napaka-hindik-hindik na massacre. Yun yung massacre of Nanking or rape of Nanking na napakarami nilang pinatay. At naulit na naman dito sa Manila na naging most destroyed city in the world during World War II noong 1945. So dito, as early as 1942, ipinakita ni Lieutenant Colonel Jimbo ang humanity. Naawa siya sa kanyang captive, si Manuel Roxas. Kaya ang ginawa nila, pumunta siya sa Manila habang itinago niya si Roxas dito. Tinago niya mula sa mga Japanese officers. Punta siya ng Manila at kinausap niya ang mga opisyal na malapit kay Masaharu Uma, yung pinaka-overall commander dito. Ngunit, wala si Homa. Kaibigan niya, may network siya ng kaibigan. Yung chief of staff din ni Homa, kaibigan niya. Sabi niya, hindi naman daw totoo na si Homa ang nagpapatay dito. Parang ginamit lang pangalan. So ang ginawa naman nila, gumawa sila ng pecking order na kunwari galing din kay Masaharu Uma na pinawalang sala si hindi papatay. Binuhay nila. So dahil doon, nabuhay si Manuel Roxas at in the end ay nakakaswan siya na Japanese collaborator dahil nagtrabaho siya sa Philippine government, puppet government ng Japanese during that time at tumulong siya sa mga halimbawa sa pag-order ng mga rice supply para sa Japanese forces dito. Ngunit meron ding narrative na si Roxas ay tumulong sa information, pagbibigay ng mga impormasyon sa mga resistance forces, mga Pilipino na nakipaglaban, no? Sa mga Hapon from 1942 hanggang 1945. So ngayon, tingnan natin yung, ito yung lugar na kung saan siya naka-preso mismo. Dito siya nakakulong. Ito yung kulungan niya mismo. Meron niyang building dati. Lang nakasara ngayon. So ayun yun yung kaniyang monumento. So ano ba yung isang dapat natin malaman? After the war, merong tinatawag na good karma. So kung gumawa ka ng mabuting mga gawain, susuklian ka rin ng mabuting gawain. So after the war, yung opisyal na nag-save kay President Roxas
ay nagkataon na inilipat naman siya doon sa China dahil merong deployment of the Imperial Japanese Army doon sa Manchuria. Ang nangyari, nahuli siya ng nationalist forces, yung mga pwersa ni Chiang Kai-shek. At nung natapos ang gera, nakakulong siya doon. Nung malaman ito ni Rojas, ang kanyang pinakaunang ginawa bilang presidente ay sumulat. Sumulat siya sa kapwa leader, iyon ay si Chiang Kai-shek, para mag-appeal na on behalf sa Filipino people at lalo na sa kanya nakakilala mismo doon sa opisyal na yon, ay dapat i-release mula sa pagkakulong dahil mabait si Lieutenant Colonel Jimbo. At dahil sa sulat na yon, hindi nahatulan ng parusang kamatayan si Lieutenant Colonel Jimbo. Siya ay nakauwi ng Japan at nung naging maunlad uli ang Japan, siya ay naging negosyante. At ang kanilang pagiging magkaibigan ni Rojas ay nagpatuloy hanggang sa namatay si Rojas noong 1948. No? At kahit yung mga namatay na si Rojas, patuloy pa rin siya nagpupunta dito dahil sa kanyang negosyo. Na-maintain niya yung kanyang pakikipagkaibigan sa mga Pilipino na malapit din kay Rojas. So importante yon, pag gumagawa tayo ng mabuting gawain, hindi natin alam, meron ding mabuting sakli. Si Jimbo, kanyang niligtas si Rojas, at hindi rin niya alam na malagay din siya sa parehas na sitwasyon noong 1947, siya naman ay niligtas ni Rojas, kaya hindi siya namatay sa panahon na yon. Ano ang isa pa na lesson na dapat nating maalala? Noong niliberate nila ito, paulit-ulit nang nire-raid ang lugar na to, ng kampo na to ng mga Hapon. Nire-raid ito ng Philippine forces, guerrilla forces. Dahil marami ang mga guerrillas noon na tuloy-tuloy nakipaglaban. At sino ba yung isa sa kilala na tumulong para ma-liberate mula sa kamay ng mga Hapon ang Malaybalay? At of course, sa buong Mindanao, yung tinatawag na Battle of Mindanao. Mula Davao, punta dito sa Lanao del Sur area, hanggang dyan sa Maramag area, sa Battle of the Colgan Woods, hanggang sa nakarating sila dito. Sino ba yung isa sa dapat nating alalahanin? Yun ay walang iba kundi si General Salipada K. Pindaton. General Salipada K. Pindaton ay mula sa Maguindanao. Ang kanyang guerrilla forces ay halo, may Kristiyano, may Maranao, may Maguindanao, may mga Ilocano. Doon niya binuo ito sa Liguasan Mars. Napuntahan ko yung lugar doon sa Barangay Pandag Maguindanao, na noong araw ay kilala sa lugar na bilang Buluan. Doon niya itinayo yung kanyang Moro Bolo Batalyon. At yun ang ginamit na kasama sa puwersa ni General Basilio Valdez, puwersa ni General Eichel Berger noong kanilang niliberate ang Mindanao in 1945. Kaya huwag natin kalimutan, merong isang Muslim na bayani, si General Salipada K. Pindaton, na kasama sa pag-liberate dito sa Mindanao at dito sa Malaybalay area. Mula doon sa Liguasan Mars, naglayag sila along sa Rio Grande, Mindanao, o kinalang Pulangi River. Sila ay naglakad papunta dito, no? Para maliberate itong kasisang na noon ay inoccupy ng mga Hapon. Kaya para sa mga gustong makakita dito sa isang makasaysayang lugar na magpaalala sa atin sa humanity and war, sa network of friendships at sa kasakabayanihan ng ating mga Filipino resistance forces na kagaya ni General Salipada K. Pindaton, isita kayo dito sa Malaybalay City, sa Kasisang. Malapit ito sa Kasisang Elementary School para maalala ninyo ang mga aral ng kasaysayan.